ang maririnig nating kwento ngayong araw na ito ay nagmula sa isa nating tagapakinig. Kaya't ano pang hinihintay natin? Handa ka na bang matakot? Magandang araw. Tawagin niyo na lang ako sa nickname ko na Lowit. Ex-seaman po ako. At itong karanasan kong ito ay naranasan ko way back 2003. Noong mga panahong yun, naoperahan ako sa appendix dahil nagkaroon ako ng appendicitis. Nakasampa ako noon sa barko at nasa Paraguana, Brazil ang lokasyon namin noon. Bago pa lang ako noon at ordinaryong seaman pa, kaya maliit pa lang ang sahod ko. Siguro, mag-aapat na buwan pa lang akong nakasampa sa barko nung maoperahan ako sa appendix. Dahil sa pangyayaring yun, hindi ako masyadong makagalaw at makagawa ng mabibigat na trabaho. Kaya't matapos kong maoperahan, nakiusap sa akin ang kapitan ng barko namin, pati na din ang hepe, na hanggat maaari ay manatili na muna akong nakasampa sa barko kung nasaan ako noon. At dahil sa sitwasyon ng aking katawan, matapos ang operasyon, ay napagdesisyon na ng kapitan namin na maging timonel na lang muna ako sa kada pier na dadaungan namin. At isa pa ay maging kasakasama at kaalalay na muna upang tumulong sa mga kakailanganin at gagawing paperworks para sa mga opisyales kung mag-a-underway ang barko namin. Nakaalis na kami noon nang ako ang nagtitimon mula sa pier kung saan kami huling nanggaling. Kaya't napagdesisyon na namin ni Third Mate na sumilip muna sa baba. Kakatapos lang din namin noon na siguraduhin na maayos ang mga gamit. Pagkatapos namin yun gawin, babalik na kami sa kanya-kanya naming accommodation sa barko. Sa barko, may tinatawag kaming maestro. Ang ibig sabihin ng maestro sa barko namin ay maihahalin tulad sa isang foreman kapag sa lupa yung tinatrabaho. Maestro naman sa aming mga naglalayag sa dagat. Pagkatapos nga naming sumilip sa baba ni Third Mate at tinignan ng mga gamit, napagdesisyonan na naming pumunta sa accommodation. Umalis na kami sa baba at naglakad na. Habang naglalakad, nakita namin si Maestro na tila kasama yung tauhan niya na naglalakad-lakad din. Ngunit noong makita namin ito, tinitigan naming mabuti yung kasama niya. Katakataka kasi ang itsura nung sumusunod kay Maestro. Noong una, akala namin parang normal lang na tao. Pero kapag inaninag mo talaga, parang itim lang ito o parang nakaitim. Inakala nga namin noong una na nakasuot ito ng itim na kapote. Ayos lang naman sana kung ganoon ang kaso. Pero ang nakakapagtaka rito, parang sumasayaw-sayaw pa ito habang sumusunod kay Maestro. Noong nagkatagpo at dumating kami sa mess hall, nilapitan namin si Maestro at bahagyang nakangisi naming ikinwento ni Third Mate kay Maestro ang nakita naming sumusunod sa kanya habang naglalakad siya. Sinabi pa namin dito na akala namin sinusundan siya ng tauhan niya habang naglalakad. Natulala lang si Maestro
habang kinikwento namin ang aming nakita nung makaraang sandali. Hindi pa ito sumagot agad at tila nagtataka sa kanyang narinig. Maya-maya ay bigla nitong sinabi na siya lang naman daw mag-isa ay naglalakad papunta sa accommodation. Sapagkat malapit ng maghapunan noong mga oras na yon at bumalik na agad sa mess hall ang mga tauhan niya para makakain na rin. Natahimik lang kami ni third mate sa sagot sa amin ni maestro. Nagkatinginan lang kami sa pagtataka dahil sa buong pag-aakala namin at sa pagkakakita naming dalawa ay may sumusunod ditong tila nakakaputing itim at sumasayaw-sayaw pa. Hindi na lang namin yun pinansin at pinagsawalang bahala na lang. Nagpatuloy na lang ang araw namin na parang walang nangyari. Lumipas ang ilang araw na nasa laot kami. Hindi pa din mawala-wala sa isip namin ni third mate ang nakita namin. Sa sobrang pagtataka, naisip namin, hindi na din naman bago ang barko kung saan kami kasalukuyang nakasampa. At paniguradong may mga pangyayari noong mga nakaraang taon na misteryoso at katakataka. Para malaman kung may kakaibang nangyayari sa barko namin, naisipan ni third mate na tignan ang lahat ng logbooks patungkol sa mga biyahe ng aming barko. Mula sa pinakabago hanggang sa mga lumang-luma na log entries ng logbook na yon. Kumbaga, na-curious siya kung may mga nangyari bang kakaiba noon na maaari naming ikonekta sa nakita naming tao na parang nakaitim na kapote. Habang tinititigan namin ang logbook, naisip naming tignan ang eksaktong petsa ng araw na yon, pero sa ibang taon. At ito ang ikinagulat naming dalawa ng matindi. Base sa mga nakatalang record sa logbook na to, nakita namin ang eksaktong oras at petsa ng pangyayari dito sa aming barko. Taong 1977 sa Africa. May isang crane operator daw ang naaksidente at nahulog ito sa isa pang crane sa baba. Nagtinginan lang kami at napaisip kung saan ba itong pangalawang crane kung saan naaksidente ang operator na to. Nanlaki na lang ang mga mata namin sa aming napagtanto. Ang posisyon ng pangalawang crane kung saan bumagsak ang operator na yon ay doon sa parehas na pwesto kung saan namin nakita yung itim na tao na sumusunod kay maestro habang naglalakad dito. Nagsitayuan na lang ang mga balahibo namin sa katawan ni third mate sa nalaman namin. Ang inakala naming tauhan ni maestro na tila nakaitim na kapote ay mukhang hindi na pala tao. At paniguradong hindi na rin buhay. Dahil sa pangyayaring ito na hindi ko makakalimutan, doon na ako nagsimulang maniwala sa mga kaganapang paranormal at maging sa mga multo. Maraming salamat kay Boss Lloyd sa pagpapadala ng nakakakilabot na kwentong ito mula sa barko kung saan siya nagtrabaho dati. Kung nais mong magpadala ng sarili mong karanasan, ay maaari mo akong i-message sa ating Facebook page na ScreamPH Official o kaya sa ating email address na screamphofficial@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.